humingi ng paumanhin ang aktor na si Enchong D kay Congresswoman Claudine Dayana Bautista dahil nagkamali raw siya sa mga binitawang salita laban dito. Si Bautista ang representative ng Drivers United for Mass Progress and Equal Rights o Dumper Party List. Kagabi, August 17, nag-tweet si Enchong ng kanyang public apology. Kaugnay ito ng pagbatikos ng netizens at ilang artista sa anilay magarbong wedding ni Bautista sa longtime friend nitong si Joseph French Tracker Lim. Karamihan sa kanila ay pinuna ang wedding gown ni Bautista na gawa ng sikat na international designer na si Michael Cinco. Ginanap ang kasal sa mamahalin at eksklusibong Balisin Island Resort sa Pulilio, Quezon. Si Enchong ay tahas ang kwenestyon kung saan galing ang perang ginastos sa kasal ni Bautista. Tweet ni Enchong noong gabi ng August 14, "The money for commuters and drivers went to her wedding. Let's not prolong this conversation and don't say otherwise." Pero binabawi na ito ni Enchong. Burado na rin ang tweet sa kanyang Twitter feed. Ayon sa aktor, naging padalos-dalos siya sa kanyang opinyon at lubos niyang pinagsisisihan ito. Opisyal na pahayag ni Enchong, "I have been reckless in the tweet I posted and I take full responsibility for my lapse in judgment. With deep regret, I would like to apologize to Congresswoman Claudine Bautista, her husband, their families, and the Dumper Party List. I reacted based on impulse without thinking of the consequences nor the harm it may cause." Napagtanto raw ni Enchong na kailangan niyang maging responsable sa kanyang binibitawang salita. Aniya, "I learned that as a dutiful citizens, we must always fact-check our statements to avoid sensationalism and the spread of false news. I will take this opportunity to reflect on the wrong I have done and use this opportunity to better myself in being more discerning of my actions." Samantala, samot-sari naman ang naging reaksyon ng mga netizen sa public apology na ito ni Enchong D. Sa ad ng isa, "Congressman Claudine Bautista Lim comes from a fluent family involved in rural banking, real estate, and many other businesses. Her wedding was a personal affair and she deserved only the best on her special day. It didn't have anything to do with the sector that she represents." Nagbigay naman ng payo ang isa pang netizen. Sa ad niya, "Think before you tweet kasi. Sana lang hindi ka kasuhan ng family kahit na nagsorry ka na.